Maupo ka, Ayesha. May sasabihin ako sa'yo. Wika ni Ma'am Sofia habang kumakain siyang mag-isa sa dining. Pinagsisilbihan ko siya sa kanyang pagkain. Ayos lang po, Ma'am Sofia. Tatayo na lang po ako. Inilapag ko sa ibabaw ng lamesa ang babasaging pichel na may lamang tubig. Gumiti siya tuminto sa pagkain. Isang taon na lang pala't gagraduate ka na sa kolehiyo, ano? Tumango ako't malapad na gumiti. Opo, kaya maraming salamat po sa kabutihan niyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ako makakapag-aral at makakapagtapos. Utang ko po sa inyo ang lahat ng to. Hindi ko pa sinasabi kay Ma'am Sofia na isa ako sa cum laude ng paaralan namin. Bala ko sana siyang sorpresahin sa graduation. Ulila na akong lubos. Kinupkup ako ni Ma'am Sofia pagkatapos mamatay sa isang car accident ang mga magulang ko na parehang trabahante sa mansyon. Ang nanay ko ang siyang mayordoma ng bahay at ang tatay ko naman ay personal na driver ni Sir Philip, ang asawa ni Ma'am Sofia. Kinupkup niya ako, itinuring na pamilya, pinag-aral at binigyan ng maayos na tulugan, mga bagong damit, sapatos at kung ano-ano pa. Ayokong abusuhin ang kabaitan nila, kaya naman nagpumilit ako magtrabaho bilang kasambahay sa mansyon. Ako lamang ang pinakabatang kasambahay na narito. No worries, Ayesha. Anong gusto mo? Sabihin mo lang sa akin. Umiling ako. Naku, Ma'am Sofia, wala na po ako mahihiling pa. Napakabuti niyong tao. Ang totoo nga po niyan, gusto kong ialay sa inyong diploma ko sa darating na graduation. Sana po makapunta kayo. Yes, sure honey. Anak ng turing ko sa iyo, Ayesha. Kaya huwag kang mahihiya sa akin. Gusto ko ring malaman mo kung gusto mo bang pumasok sa kumpanya pagkatapos mo mag-aral. Sasabihin ko kay Philip. Tuwang-tuwa ako sa narinig ko at paulit-ulit na nagpapasalamat kay Ma'am Sofia. Napakabuti niyang babae, kaya mahal siya ng lahat. Labis ako nagpapasalamat sa kanya at sa Diyos na ginawang instrumento si Ma'am Sofia para matulungan ako. Nahinto kami sa pag-uusap nang pumasok si Sir Luis sa dining para kumain. Late ka na namang umuwi, Luis. Wika ni Ma'am Sofia sa kanyang uniko iho na si Sir Luis. Nababalitaan kong iba't ibang babae na naman ang nagpupunta sa condo unit mo sa Makati tuwing nandun ka. Wala ka ba talagang balak na magdino? I don't know what's wrong with you, Luis. Hindi naman ganyan ang ama mong si Philip. Malalim na bumuntong hininga si Sir Luis. Mom, would you please? Gusto ko lang kumain ng breakfast. Napailing si Ma'am Sofia. I won't tolerate your attitude. Hindi ako kasing bait ng daddy mo. Kung hindi ka magtitino, ipakakasal kita kay Ayesha. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat at napahinto naman si Sir Luis sa pagkain. Pwede ba, Ma'am? That's not a good joke. I'm not joking, Luis. Kesa naman sa iba't ibang babaeng kinakama mo at pinaglalaruan. Mas gusto ko pang kay Ayesha kanilang matuluyan. Wika ni Ma'am Sofia na parang baliwala lamang. Patuloy pa rin siya sa pagkain at para bang kung ano lamang ang sinasabi at hindi isang kasal. You're joking, Mom. Who's gonna marry a maid? Nagbanting ang mga tenga ko sa sinabi niya. Napahinto naman si Ma'am Sofia sa pagkain at seryosong tumingin sa anak. I'm not joking, Luisito Sebastian Buenavites. Isa pa, sino ka ba sa akala mo para sabihin ang mga yon? Really? Who's gonna marry a maid? Are you insulting them? Well, I'll tell you this, Luisito. It's you. Who's gonna marry a maid? You will marry Ayesha, whether you like it or not. Tumayo si Ma'am Sofia at walang sabi-sabing lumabas ng dining. Na-offend siya sa sinabi ni Sir Luis na tila ba minamaliit nito ang mga kasambahay. Tumingin sa akin si Sir Luis at ako naman itong mabilis na nag-iwas ng tingin at lumabas na rin ng dining. Ayoko mapunta sa akin ang inis nilang mag-ina. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganoon si Sir Luis. Malayong malayo siya sa mga magulang niya. Suplado siya, arugante, babaero at napakaarte. Nasa kanya na ang lahat ng ugaling hindi mo magugustuhan. Siguro dahil solong anak at naibibigay ang lahat ng gusto. Kagigising ko lang nang kumatok si Ate Linda sa silid ko. Isa siya sa aming anim na kasambahay sa mansyon. Tumayo ako at pinagbuksan siya ng pintuan. Ipinapatawag ka ni Ma'am Sofia sa kwarto niya. Napakurap ako sa sinabi ni Ate Linda. Popo, bakit po kaya? Napaisip ako kung anong kasalanan ko.
Wala naman akong maisip na nagawang kasalanan. Ngayon lang ako pinaakit ni Ma'am Sofia sa silid niya. Hindi ko alam anak, umakit ka na lang ha? O siya magluluto na ako sa kusina. Tumango ako at nagpasalamat. Inayos ko munang sarili ko bago ako umakit sa silid ni Ma'am Sofia. Kumatok ako ng 2 beses. At nang magsalita siya, ay saka lang ako pumasok. Ma'am Sofia, pinapatawag niyo raw ako? May nangyari po ba? May nagawa po ba akong mali o kahit na anong hindi niyo nagustuhan? Gumiti siya at umiling. Please have a seat, Ayesha. Lumunok ito ng lawe at naupo sa kaharap niyang sofa. Hinintay ko na lang siyang magsalita. Ayesha, you heard what I said yesterday, right? Yung tungkol sa gusto kong pagpapakasal niyo ni Luis? I'm serious about it. Gusto kong pakasalan mong anak ko. Sakalang matatahimik ang isip ko pag alam kong nasa maayos na siyang kalagayan at alam kong tamang babae na ang napili niya. Hindi ako kagad nakahuma. Talagang nagulat ako sa sinabi niya. Ma'am Sofia, nagbibiro lang ho kayo hindi ba? Kasi hindi po biro ang kasal. Seryoso siyang umiling. I'm serious. Nahigit ko ang hininga ko. Para bang mawawalan ako ng hangin. Hindi ko rin alam kung anong itutugon ko sa kanya. May mga papel siyang inilapag sa ibabaw ng center table. Gusto kong mag-settle down na si Luis nang mabawasan ang alalahanin ko. Ayoko mapunta siya sa ibang babae na hindi ako sigurado kung aalagaan ba siya. I want you to be his wife, Ayesha. Ikaw lang ang nag-iisang babaeng gusto kong pakasalan ng anak ko. With you? Nakasisiguro akong mamahalin na taalagaan siya. Because I am sick, Ayesha. May taning na ang buhay ko. Popo, Ma'am Sofia, hindi ho yan magandang biro. Buksan mo ang mga papel na nasa center table para maniwala ka. Ayesha, I'm dying. Hindi na ako magtatagal. Inilihim ko sa lahat ng sakit ko nang malaman kong malala na ito. Walang kahit na anong malalang sintomas pero nararamdaman kong unti-unting humihina ang katawan ko. May taning na palang buhay ko at hindi na magagamot pa. Namasa ng luha ang mga mata niya at mapait siyang ngumiti. I want you to take care of my son Luis. I only want you to be his wife. Hindi ako mamamatay nang hindi kayo nagpapakasal. I don't want him to marry other woman but you. Lumapit siya sa akin at naupo sa tabi ko. Hinawakan niya ang mga palad ko. Please, Ayesha. Ito lang ang tanging mahihiling ko sa'yo. Just marry my son. Nakatulala ako sa kisame nang mahiga ako sa kama. Katatapos ko lamang sa trabaho at oras na ng pahinga ko. Buong araw kong iniisip ang sinabi ni Ma'am Sofia. Hindi ko lubos maisip. Sa dami-rami ng babaeng po pwedeng mapiling asawa ni Sir Luis, ay bakit ako pa ba? Hindi ko na malayang nakatulog ako nang hindi nakakapagpalit ng damit. Nagising ako ng 12:00 ng madaling araw. Lumabas ako ng silid para kumuha ng inumin sa kusina. Oh, bakit gising ka pa, Ayesha? Tanong ni Ate Linda. Naabutan kong nililinis niya ang loob ng ref. Ganitong oras niya yung ginagawa para siguradong nakakain ng lahat ng tao sa bahay at wala nang ibang kukunin sa refrigerator. Magpapalit na rin kasi siya ng mga stock sa loob. Kukuha lang po ako ng maiinom. Tumango siya at muling naging abala sa ginagawa. Galit na galit si Sir Luis. Gusto kasi siyang ipakasal sa iyo ni Ma'am Sophie. Nagdadabog na umuwi rito kaninang 9:00. Tumingin ako kay Ate Linda. Alam na pala ng mga tao sa bahay ang tungkol sa kasal. Samantalang ako, heto, hindi alam kung totoo ba talaga ang pakiusap sa akin ni Ma'am Sofia. Alam mo ba kung bakit napakabait niyang si Ma'am Sofia? At walang kaarte-arte sa katawan? Kahit nasa katulad natin, ipakakasal niya ang anak niya. Dahil dati rin siyang nasa babang katulad natin. Dati siyang personal na kasambahay ni Sir Philip. Hindi siya nagbago kahit na nakapag-asawa siya ng isang mayamang lalaki. Hindi niya nakalimutan ang buhay nating mga kasambahay. Tumutulong siya sa mahihirap at hindi nagbago. Hindi katulad ng iba. Umangat lang ng kokonte. Hindi na marunong kumilala sa iba. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Yun palang dahilan kung bakit nagalit si Ma'am Sofia. Nang tila ba'y maliitin ni Sir Luis sa mga kasambahay.
Nakatutuwa lang dahil hindi nakakalimot si Ma'am Sofia sa buhay ng mga nasa ibaba o mga kasambahay na katulad namin. Napakaswerte mo anak at naka-arrange marriage ka sa isang anak ng mayaman. Napakaswerte mo talagang bata ka kahit na kailan. Pinagpala ka. Guwapo't mayaman ang ipakakasal sa'yo at gustong gusto ka pa ng magulang nito. Hindi lahat ng babae gusto ng mga nagiging biyanan nila. Matatawag nga ba akong swerte? Hindi ko magawang sabihin na swerte ako. Dahil una sa lahat hindi ko naman pinangarap na ikasal sa isang mayamang lalaki tulad ni Luis. Nang dahil lang sa pera at dahil sa pakiusap ng isang ina. Balang araw, gusto kong ikasal sa lalaking mamahalin ako habang buhay. Malalim akong bumuntong hininga. Kinuha ko ang pakay ko sa kusina at saka ako bumalik sa silid para magpahinga. Para bang panaginip ang lahat, nagising na lang akong ikinakasal na ako kay Sir Luis. Isang secret wedding sa loob ng opisina ng isang judge ang naging kasal namin. Hindi ko alam kung bakit at papaanong napapayag ni Ma'am Sofia si Sir Luis sa pagpapakasal sa akin. Dahil wala itong angal hanggang sa matapos ang kasal. Nakangiting lumapit sa amin si Ma'am Sofia. Sa wakas, mapapanatag na ang loob ko. Nakakapit siya sa braso ni Sir Philip na para bang tuwang-tuwa rin sa pagpapakasal namin ni Sir Luis. Hindi ko alam kung ano nakita nila sa akin para mapiling mapapangasawa ng nag-iisa nilang anak. Maya-maya ay nasa iisang sasakyan na lamang kami ni Sir Luis at siya ang nagmamaneho. Saan po tayo pupunta? Takang tanong ko nang mapansing hindi pa uwi sa mansyon ng ruta namin. Of course, saan pa ba? Hindi na tayo pwedeng tumira sa mansyon. You have to live with me in a small house my parents bought for us. Irritable niyang tugon sa akin. Sa pagsisimula pa lang ng kasal ay irritable na siya. Hanggang ngayon ay parang inis na inis siya sa akin. Tumuloy kami sa isang maliit na bahay bilang ganap na mag-asawa. Nakalipat na roon ang lahat ng gamit ko mula sa mansyon. Ngunit isa lamang ang kwarto ng bahay. Sa labas na lamang ako matutulog. Wika ko kinagabihan at kinuha ang isang piraso ng kumot at unan mula sa nag-iisang kama. Sa sofa ako natulog. Maaga akong nagising at nagluto ng agahan. Good morning! Kumain ka na! Wika ko nang magising siya at magtungo sa kusina. I'm not hungry. Maiksing tugon niya. Kumuha lang siya ng isang bote ng mineral water at kaagad na umalis. Naglinis ako ng bahay at hindi na siya nakita. Nang tumingin ako sa silid niya, ay wala na siya. Pabagsak akong naupo sa sofa. Hindi man lang siya nagpaalam na aalis. Bulong ko at malalim na bumuntong hininga. Kinagabihan ay hindi siya umuwi. Hindi ko magawang matulog dahil hinihintay ko siyang umuwi. Pero hindi naman siya umuwi. Binaliwala ko yun. Nagpunta ako sa isang outreach at nang makauwi ako kinagabihan, wala pa rin siya. Naisipan kong tumawag na kay Ma'am Sofia. Nandyan po ba si Sir Luis? Sir Luis? Asawa mo na siya, Ayesha. Luis na lang ang itatawag mo at mami naman ang tawag mo sa akin. Anyway, wala siya rito. Bakit? May nangyari ba? Tanong ni Ma'am Sofia. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko. Wala naman po. Sige po ma'am. Ma'am. Ibababa ko na po. Narinig ko siyang tumawa at nagpaalam sa akin. Bumuntong hininga ako at nahiga sa sofa. Hindi ko na malayang nakatulog ako sa sobrang pagod. At nang magising ako kinabukasan, ay hindi pa rin umuwi si Luis. Nagdesisyon akong tawagan siya. Nasaan ka? Nauutal na tanong ko nang sagutin niya ang tawag. At bakit kailangan mong malaman? Hindi ka kasi umuwi sa bahay. Nag-alala lang ako. Dalawang araw ka na kasing hindi umuwi eh. Hindi rin alam ng mami mo kung nasan ka. Tch! Stop acting like a mom to me. I'm busy. Ibababa ko na. Kaagad niyang pinatay ang tawag. Nanikip ang dibdib ko at parang nahihirapan akong huminga. Hindi ko alam kung bakit ganun niya na lamang ako tratuhin. Gayong kasal na kami. Hindi ko na malayang namasa ng luha ang mga mata ko at bigla akong naiyak. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ko.
Nagising ako nang makarinig ako ng halos ko sa sala. Pagmulat ko ng mga mata ay nasa loob na ng bahay si Luis. Alas 6 na pala ng umaga. Dire-diretso siyang pumasok sa kwarto at nahiga sa kama. Hindi ko na siya ginulupa. Hindi na rin ako bumalik sa pagkakatulog at nagluto na ng agahan. Pumasok ako sa silid niya na mag-aalauna na ng hapon ay hindi pa rin siya kumakain. Naabutan ko siyang balot na balot ng kumot at tila bang may sakit. Dali-dali akong lumapit at hinawakan ang noon niya. Ayos ka lang ba? Nahinto ako nang maramdamang napakainit niya. Ay, ang taas ng lagnat mo! Nanginginig siya at hindi sumagot. Dali-dali akong kumuha ng malamig na tubig at pamunas. Chinaga ko siyang punasan hanggang sa bumaba ang lagnat niya. Ipinagluto ko siya ng mainit na pagkain at pinainom ng gamot. Maya't maya ko siyang tinitignan at pinapainom ng gamot sa oras. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ko nang bumalik ako sa silid niya at may dalang mga hiniwang prutas. Pinagmamasdan ko siya, saglit bago sumagot. I'm okay now. Nag-iwas siya ng tingin. Mabuti naman. Inilapag ko sa kama ang bed tray na bitbit ko. Pinagbalat at pinaghiwa kita ng prutas. Luis, point of view. I don't know what to tell Ayesha. Should I thank her? I never thank someone for doing things to me. Nasanay akong binabayaran lahat ng mga ginagawa ng tao para sa akin at hindi ako marunong magpasalamat. Kinuha ko ang bed tray at sinimulan kong kainin ang mga prutas na dinala niya. My body is aching. I think I need a body massage. Can you call a masseuse for me? Pinagmasdan niya ako. Marunong po ako. Ako na lang po ang magmamasahe sa inyo. But, hindi ko natapos ang sasabihin ko. Nang tumayo siya at lumabas ng silid. Pagbalik niya may dala na siyang massage oil. Wala akong nagawa at hinayaan siyang masahihin ang buong katawan ko. Saan ka natutong magmasahe? Tanong ko habang nakadapa sa kama. Minamasahe niya ang likod ko. Napakagaan ang palad niya at halatang alam niya ang ginagawa niya. Masahista po ang nanay ko. Nag-aral siya ng pagmamasahe at itinuro po sa akin. That's great. Your hands are so light and soft. Thank you for taking care of me today. Nakagat kong ibaba kong labi nang mapansin kong nagpapasalamat na ako sa kanya. It wasn't me. Pwede ko bang malaman kung bakit ka nagkasakit? I don't know. Siguro dahil sa panahon. Nababa din kasi ako sa ulan kahapon. Inihilig ko ang ulo ko sa kama at hindi ko na malayang nakatulog na ako. Ginising na lamang ako ni Ayesha para kumain at uminom ng gamot. You're good at cooking, Ayesha. Tumango siya. Isa ako sa mga nagluluto sa bahay araw-araw. Really? Hindi ko lang siguro napapansin dahil hindi ako madalas nasa bahay. So, since magkasama tayo sa bahay, mukhang makakakain ako ng masarap na luto mo ngayon. Sunod-sunod siyang tumango at ngumiti rin. Napangiti rin ako pero agad ko ring pinalis. Nagpaalam siyang lalabas ng bahay para may bilhin. Hindi na lamang ako kumibo hanggang sa makaalis siya. Inubos ko ang pagkain na dinala niya at nanood ako ng TV. Hanggang sa naubos ko ang pagkain at natapos ang pinanonood ko, ay hindi ko siya narinig na bumalik. Nagdesisyon na akong lumabas ng kwarto, pero hindi ko siya nakita sa loob ng bahay. Mahigit 2 oras na siyang nawawala, at mag-aalas 10 na ng gabi. Lumabas ako ng bahay para hanapin sana siya. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa to. Siguro, ay dahil alam kong hahanapin siya sa akin nila mami at daddy, sa oras na may mangyari sa kanyang masama. Congratulations sa atin! Napahinto ako sa pagtangkang paglabas ng bahay nang marinig ko si Ayesha. Nasa gilid siya ng pintuan sa labas. Nakaupo sa isang armchair at may kausap sa cellphone. Nakahinga ako ng maluwag dahil nalaman kong ayos lang naman pala siya. Papasok na sana ako sa loob nang marinig ko siya. Medyo nagiging emosyonal lang ako dahil hindi ako nakaakyat sa stage ngayon. Dahil nagkasakit si Luis, hindi ko naman siya po pwedeng iyon ang ganun na kalagayan niya. Siguro kukunin ko na lang yung mga credentials ko sa school. Nagulat ako sa narinig kong sinabi niya. Humarap ako ulit sa gawi kung saan siya nakaupo.
Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Gayong nalaman kong graduation niya ngayong araw at hindi siya naka-attend dahil sa akin. Nakaramdam ako ng matinding guilt sa dibdib. Mas inuna niya ako kung iisipin kesa sa pag-akit niya sa stage. Bumalik ako sa loob ng silid ko at nagpanggap na walang nangyari kahit na ginugulo ako ng matinding guilt sa loob-loob ko. Ayesha's point of view. Ipinaghanda ko si Luis ang almusal bago ako nag-asikaso ng sarili ko. Where are you going? Tanong niya at naupo sa harapan ng hapagkainan. Inayos ko na ang loob ng bag ko at ang mga dadalhin ko. Pinapupunta ako ng mami mo sa kumpanya para magsimula. Titig na titig siya sa akin. Hintayin mo na ako, iyahatid kita. Kakain lang ako, maliligot magbibihis. Sinimulan niyang kumain ng niluto kong pagkain. Pero Luis, may appointment ako sa magtuturo sa akin na inassign ni Mami Sofia. I don't care. Ako ang kasama mo, kaya huwag ka matakot. Isa pa, hindi ka nila pagagalitan dahil late ka. You're my wife. Napabuntong hininga na lamang ako at walang nagawa kung hindi ang hintayin siya. Bumaba ako sa kotse nang makarating kami sa kumpanya. Bumaba rin siya at lumapit sa akin. Nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko at ayain akong pumasok sa loob. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Sunod-sunod na bati sa amin ng mga empleyado sa loob. Tumatango ako at binabati sila pabalik. Huminto si Luis at tumarap sa akin. You don't have to greet them back, Ayesha. Hindi mo sila kalibel. Kumunot ang noo ko. You're one of the shareholders here. Hindi ka ba na-inform? Hindi ka magiging trabahador dito. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ako nakapag-react. Sunod-sunod akong umiling para magising. Teka nga, ano naman kung ganon? Hindi ibig sabihin nun hindi mo na sila kalibel at hindi ka nababati. Hindi naman tama yun, Luis. Hindi ko napigilan ang sarili kong sungitan siya. Mauna na ako, may appointment pa akong hinahabol. Isa pa, hindi porket anak ka ng may-ari ng kumpanya po pwede ka nang malit. Be professional! Dagdag ko pa't nagmamadaling umalis. Alas 5 ng hapon nang matapos ko ang inassign sa akin na trabaho. Masayang masaya ako at ganado pa rin sa unang araw ko sa kumpanya. Papara na sana ako ng taxi nang huminto sa harapan kong sasakyan ni Luis. Kumunot ang noo ko. Sakay na! Wika niya pagkababa ng windshield. Kaagad naman akong sumakay. Bakit nandito ka pa? Ba't hindi ka pa umuwi? Hinintay kitang matapos. Ang tagal mo. 6 na oras akong nasa labas. Napakamot ako sa ulo ko. Eh, hindi ko naman sinabi na hintayin mo ko. Hindi mo rin naman sinabi na hihintayin mo ko. Eh di sana nagpaalam ako ng maaga. I can't contact your phone. Nakasilent eh, bawal kasi. Hindi siya nagsalita at kaagad nang nagmaneho paalis. Ba't hindi mo sinabing graduation mo kahapon? At bakit hindi ka umattend? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Paano mo nalaman? Alam ba ng mami ang tungkol sa graduation mo? Umiling ako. Hindi, nahihiya akong magsabi sa kanya dahil alam kong busy siya. Buong araw ang mauubos niya sa event kaya hindi ko na sinabi. Please, huwag mo nalang sabihin. Magagalit siya sa akin eh. Eh bakit nga hindi ka umattend, Ayesha? Hindi ako sumagot. Because I'm sick? Nag-iwas ako ng tingin at muling hindi sumagot. You're freaking stupid. Wika niya't napailing. Bumuntong hininga ako gaya ng palagi kong ginagawa tuwing kailangan ko ng relief. Hindi kami nag-usap hanggang sa ihinto niya ang sasakyan. Napatingin ako sa paligid. Nasa tapat kami ng isang Italian restaurant. Nasaan tayo? Anong gagawin natin dito? Dinner. Maiksing tugon niya at bumaba ng sasakyan. Sunod akong bumaba at sumunod sa kanya. Para akong anino na nakasunod lang sa kanyang likuran. Huminto siya sa paglalakad at humarap sa akin. What are you doing, freak? Kinuha niya ang palad ko at inaya akong pumasok sa loob. Magkasabay kaming naglakad. Nakapagpabook na pala siya ng reservation dahil may nakahanda ng lamesa para sa amin. Kanina pa ako nagpabook. Ngayon lang tayo dumating. Hisay. Sorry. Wika ko. Napatitig ako sa kanya nang ipaghatak niya ako ng upuan. Lihim akong napangiti at naupo.
kaagad siyang nag-order ng pagkain. Magkasabay kaming kumain at nang matapos ay nagpaalam siyang aalis. Pagbalik niya ay may dala na siyang buki ng bulaklak. Congratulations! Wika niya. At iniabot sa akin ang bulaklak. Kasunod ang dalawang malalaking shopping bags. Para saan to? It's a bit late para sa graduation mo. Buksan mo yung binigay kong shopping bag. Napangiti ako at binuksan ng mga ibinigay niya sa akin. Lalong lumapad ang ngiti ko nang makitang stuff toy ang laman nito na pig ang design. Kulay pink din to. Sa ikalawang shopping bag ay isang relo naman ang laman nito. Thank you pero hindi ko alam kung tatanggapin ko to. Mukhang mamahalin. He rolled his eyes and ignored what I said. May pupuntahan pa tayo bukas. Saan naman? It's a secret. Tumango na lamang ako. Hindi man ako naka-attend ng graduation, ay masaya pa rin ako. Hindi dahil sa mga regalong natanggap ko, kung hindi dahil sa pagtatapos ko. Bonus na lang itong mga regalo galing sa kanya. Masayang masaya akong sumakay sa sasakyan ni Luis kinabukasan. Hindi na ako nagtanong pa kung saan kami pupunta. Basta, sumama na lang ako sa kanya. Ano ba yung suot mo? Para ka namang aakit ng bundok? Pinagmasdan niya ako simula ulo hanggang paa. Okay naman, di ba? Tanong ko. At isinuot ang hood ng jacket na suot ko. Naka-rubber shoes din ako at skinny jeans. Napailing na lamang siya. At kaagad nagmaneho paalis. Higit isang oras lang din ang naging biyahe namin. Ipinasok niya ang sasakyan sa loob ng isang napakalaking bakuran. Malayo pa lang ay tanaw ko na ang napakalaking bahay. Nasaan tayo? Hasyenda na pagmamayari ng kaibigan ko. Pupunta tayo sa rancho para mga bayo. Tuturuan kita. Bigla akong nakaramdam ng excitement sa sinabi niya. Wow, talaga? Mukhang masaya yun ah. Hindi pa ako nakakakita ng kabayo sa personal. Hindi ko alam kung gaano sila kalaki at anong itsura nila sa personal. Mahina siyang tumawa at napailing. Para ka namang bata. Pumasok na kami sa loob. Ipinakilala niya ako sa mayayaman niyang mga kabarkada na sila CJ, Renzo at Akiro. Kasama namin silang pumunta sa rancho, sakay ng isang electric car at magkakasama kaming pumasok sa kwadra para mamili ng kabayong gagamitin namin. Wow! Ganito palang itsura nila. Ang cute! At malaki nga pala talaga sila. Nakakatakot namang sumakay. Dahan-dahan kong inilapat ang palad ko sa mukha ng isang itim na kabayo. Napangiti ako nang hindi siya nagalit ng hawakan ko. Kalmado lamang siya at yumuko pa ng haplusin ko ang kanyang ulo. Ang bait-bait pa naman. Wika ko. Do you want to ride on her? Napatingin ako kay Luis nang magtanong siya. Walang pagdadalawang isip akong tumango at gumiti. Inilabas nila ang kabayo at ibinigay ang tali nito kay Luis. Kumuha rin ng kanya-kanyang kabayo ang mga kasama namin at magkakasama kaming lumabas ng kwadra. Let's go! Mabilis na sumumpa si Luis sa ibabaw ng kabayo na napili namin at naglahad siya ng palad sa akin. Humawa ka sa akin at tapakan mo ang paa ko. Hahatakin kitang pataas. Hindi ako nagsalita at ilang segundong nakatitig lamang sa kanya. Napakurap ako at saka sinunod ang sinabi niya. Malakas niya akong hinatak pataas at inuupo sa harapan niya. Nahigit kong hininga ko nang makita ko kung gaano kaliit ang distansya ng mukha namin sa isa't isa. Mabilis ang naging tibok ng puso ko. Para akong atakihin sa sobrang bilis ng tibok. Halos parang nakalutang ako at hindi nakapagsalita. Hanggang sa simulan niya ng patakbuhin ng kabayo. Nanlaki ang mga mata ko at napayakap sa kanya nang maramdaman kong umaalog ako dahil sa mahinang pagtakbo ng kabayo. Tatawa-tawa si Luis dahil sa naging reaksyon ko. Para ka namang bata kung makakapit. Napatili ako ng pabilisin niya ang takbo ng kabayo. Mas lalo akong yumakap sa kanya ng mahigpit. Bababa na ako! Please! Please! Sigaw ko sa sobrang takot. Halos manginig ang mga braso ko habang nakayakap ng mahigpit. Dali-dali niya yung pinahinto. I'm sorry. Hindi mo naman ako tinuturuan eh. Tinakot mo lang ako. Mataas na boses kong sambit. Hindi ko magawang bumitaw dahil takot na takot akong mahulog. I'm sorry, Ayesha. Sorry. Anya,
At niyakap ako. Ngayon ay nararamdaman niya na ang hindi biro ang takot na nararamdaman ko. Pinainom niya muna ako ng tubig at pinunasan. Pinagpahinga niya rin ako sa isang kahoy na upuan sa ilalim ng dalawang malalaking puno. Naupo siya sa tabi ko. I'm sorry, hindi ko na uulitin. Hinding-hindi na mauulit dahil hinding-hindi na ako sasakay ulit. Inis akong tumayo. Ayesha, wait! Kaagad niya akong hinabol at hinawakan sa braso para pigilan sa paglalakad. Bitawan mo nga ako! Malakas kong hinatak ang braso ko sa kanya. Tumakbo ko paalis at nagtago ako para hindi niya ako masundan. Bala ko nang umuwi mag-isa pero hindi ko naman akalaing paglabas ko sa hasyenda ay napakarami namang mga pasikot-sikot ang lugar na ito. Hindi ko na malayang napakalayo na ng nilakad ko at hindi ko na alam kung nasa na ako. Namalayan ko na lang na naliligaw na ako. Hindi ko alam kung papaano at saan ako babalik sa layo ng nilakad ko. Wala ring mga bahay na malapit sa dinaraanan ko. Literal na mahabang kalsada ito at maraming pasikot-sikot. Ano na lang gagawin ko? Umupo ako sa gilid at naiyak na lamang ako. Sumakto pa kasing lobat din ang cellphone ko at hindi ko siya matawagan. Nakayuko ako sa mga tuhod ko habang umiiyak. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa makarinig ako ng busina. Mabilis akong tumayo at nang makitang bumaba si Luis ay lumapit ako sa kanya. Tumayo ako sa harapan niya. Kinabig niya ako at niyakap. I'm sorry. Wika niya kaya naman ay yumakap din akong pabalik. Maaga akong nagising tulad ng dati para magluto ng agahan. Pero pagpunta ko sa kusina ay nandun si Luis. Nakasuot siya ng apron at abalas sa pagluluto. Anong ginagawa mo? Nauutal na tanong ko. I'm cooking our breakfast. Tugon niya at humarap sa akin. May hawak-hawak pa siyang sandok. Naupo ako sa isang high chair kaharap ng counter. Marunong ka palang magluto? Umiling siya. No, pero madali lang naman matuto. Online na lahat ngayon. Nagiging matalino lahat ng tao habang umiedad ang panahon. I'm cooking vegetable pasta. Gumiti ako at pinanood lang siya hanggang sa matapos. Siya na rin ang naghain at pinaghatak pa ako ng upuan sa dining. Sinimulan kong tikman ang pagkaing iniluto niya at napangiti ako. Para sa tulad niya ngayon lang nakapagluto, ay okay na okay to. How's that? Gumiti ako at nag-thumbs up. I will cook for you again, pero hindi ako sigurado sa mga gusto mong kainin. Why don't you tell me your favorite foods? Sinabi ko sa kanya mga gusto kong pagkain hanggang sa humaba ang usapan namin at marami-raming bagay ang napagkwentuhan namin sa isa't isa. Nang umalis si Luis, ay hindi siya umuwi ng gabi. Bahagya akong nanibago pero alam ko namang abala siya. At kahit kailan, hindi talaga matututong magpaalam. Kahit wala akong kasiguraduhan kung uuwi siya o hindi, ay ipinagluluto ko siya. Kaya naman ang apat na araw siyang hindi umuuwi, ay gabi-gabi akong napapanisan ng pagkain. Nang mga sumunod na araw ay natuto na ako at hindi talaga siya ipinagluto. Isang linggong nakalipas nang umuwi siya. Hindi ka ba nagluto? Tanong niya. If not, bibili na lang ako sa labas. Hindi ko na siya sinagot. Akala ko okay na kami noong mga nakaraang araw, pero hindi pala. Gusto ko siyang sigawan at awayin, pero minabuti ko na lang na hindi. Pinagmasdan ko siyang umalis ng bahay. Nang umuwi siya, ay may dala siyang ilang canned goods, alak at mga chichirya. Naupo ako sa tabi niya. Bakit mo ginagawa yan? Tanong ko at pinagmasdan siya. Tumingin siya sa akin at hindi sumagot. Bakit mo ginagawa mga ganyang bagay? Anong problema, Luis? Bakit madalas kang umaalis at hindi man lang nagsasabi kung saan ka pupunta at kailan ka uuwi? Pagkatapos uuwi ka na lang para mag-inom? Kumunot ang noon niya. What are you doing, Ayesha? Bakit pinupunan mo na ngayon ang ginagawa ko? Sinabi ba yan sa'yo ng mami? Malalim akong bumuntong hininga at pinilit na kumalma. Nakipagtitigan ako sa kanya. Walang nagsasabi sa akin na gawin yun. Tinatanong kita dahil hindi ako tau-tauhan lang dito sa bahay natin, Luis. Huwag mo namang kalimutan na may kasama ka sa bahay na to. Mas lalong kumunot ang noon niya. What the heck, Ayesha? Seriously? Huwag mo rin kalimutan na hindi tayo kinasal dahil mahal natin ang isa't isa. We're just arranged marriage.
Natigilan ako sa naging sagot niya. Para niya akong sinampal ng paulit-ulit. Tumayo ako habang nakakuyom ang mga kamao. Kahit wag mo nang isipin na kasali ka at asawa mo ko. Wag mo namang kalimutan na nandito ako at naghihintay kung kailan ka uuwi o kung uuwi ka pa ba. Hindi ako tau-tauhan lang dito, Luis. Hindi! Hindi! Hindi mo na ako kasambahay. I am your wife. Kahit anong sabihin mo, kasal ka sa akin. Asawa mo ko, Luis. Padabog akong tumalikod at tumakbo papunta sa kwarto. Hindi ko mapigilang maiyak. Inis na inis ako sa kanya. Padabog akong humiga sa kama at umiyak. Alam kong kama niya to pero wala akong pakialam. Sa kakaiyak ko ay hindi ko na malayang nakatulog na ako. Nagising ako nang maramdaman kong hindi ako makakilos para magunat. Nang magmulat ako ng mga mata, ay nagulat ako nang makita kong yakap-yakap ako ni Luis. Nahigit ko namang muli ang hininga ko. Napalunok ako ng laway at napatitig sa kanya. Amoy na amoy ko ang alak na ininom niya sa kanyang katawan. Mariin akong pumikit at marahang kumilos para tumayo. Pero nang susubukan kong alisin ang braso niya, ay mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Saan ka pupunta? Tanong niya habang nananatiling nakapikit. Bakit ako magpapaalam sa'yo kung ikaw nga hindi ka marunong magpaalam sa akin? Sinimangutan ko siya. Nagmulat siya ng mga mata. Sorry, wika niya at hindi bumitaw sa pagkakayakap sa akin. Hindi ko siya sinagot. I'm sorry, Ayesha. Hindi ko nauulitin. Hindi ko pa rin siya sinagot. What should I do para mapatawad mo ko? Gusto mo bang ipagluto kita ulit? Malalim akong bumuntong hininga at umiling. Bitawan mo na ako, please. May mga gagawin pa ako. Kailangan ko na pumasok sa trabaho. Luis, point of view. Bumitaw ako sa pagkakayakap sa kanya. Bumangon siya ng kama at lumabas ang silid ng hindi man lang ako nililingon. Naupo ako sa kama at napabuntong hininga. Lumabas ako ng kwarto at hinintay siyang matapos sa gagawin niya. Iyahatid na kita, Ayesha. Hindi na nga kailangan. Marunong naman ako mag-commute. Bumuntong hininga ako. Ayesha, please, let me send you. Naputol ako sa sasabihin ko nang mabilis siyang tumanikod at naglakad paalis. Sinundan ko siya palabas pero nakapag-book na pala siya ng taxi, kaya wala na akong nagawa. Hinintay ko na lamang siyang umuwi sa bahay. Naghanda ako ng pagkain. Sinakto ko ang oras ng uwi niya para mainit-init pa. Pero hindi siya kagad nakauwi. 10 oras na siya ng gabi umuwi. Malamig ng pagkain sa kakahintay sa kanya. Saan ka galing? Kanina pa tapos ang work mo ah. Tanong ko sa kanya pero diretso siyang humiga sa sofa. I'm tired. Bukas na lang please. Hindi ko na siya kinulit dahil sa pakiusap niya. Kinabukasan, nang magising ako'y wala na siya. Siguro pumasok na sa trabaho. Lumipas ang isang linggo. Ginagabi nang umuwi si Ayesha. Hindi na rin kami nakakapag-usap dahil pagod siya palagi. Maaga naman siyang lumalabas sa kumpanya pero hindi ko alam kung saan siya nagpupunta pagkatapos. Bago siya umalis papunta sa trabaho, sinabi kong sabay kaming kakain sa bahay. Pero hindi siya umuwi sa nasabing oras. Tumawag ako sa opisina. Sabi nila kanina pa raw siya umuwi. Pero hanggang ngayon, wala pa siya sa bahay. Hinintay ko siyang makauwi ng bahay. Pero hanggang sa makatulog ako, hindi pa rin siya umuwi. Nagising ako ng mag-aalas 12 ng madaling araw. Nagmamadali akong lumabas ng bahay para hanapin siya. I don't know why I have to get worried about this woman. Ngayon lamang siya inumaga nang wala pa sa bahay. Kaya nag-aalala talaga ako. I tried to call her phone pero hindi siya sumasagot. Mabilis kong itinabi ang sasakyan habang papalabas ako ng village. Mabilis akong bumaba ng sasakyan at lumapit kay Ayesha na akay-akay ng isang babae habang gegewang-gewang pareho ang lakad nila. What are you doing, Ayesha? Inangat ko ang ulo niya. Pulang-pula ang mukha niya at amoy na amoy ang alak. Ikaw ba yung asawa niya? Nakukunin mo na nga itong babaeng to. Ang bigat-bigat. Mabilis na binitawan siya ng kaibigan niyang nakainuman din. Kung hindi ko siya nasalo, ay baka natumba na siya sa sahig. Binuhat ko si Ayesha. Isinakay sa kotse at inuwi sa bahay. Inasikaso ko siya at pinalitan ng damit. How was your sleep? Tanong ko kay Ayesha nang magising siya kinabukasan.
Napahawak siya sa ulo niya. Paniguradong kumikirot yun dahil sa hangover. Bakit ka uminom kagabi? Tanong ko. Masama naman siyang tumingin sa akin. Anong pakialam mo? Tinatanong kita, Ayesha. You're not drinking? Sino nagturo sa'yo kung paano uminom? Marahan siyang bumangon sa kama. Anong ang pakialam mo? Kapag ikaw po pwede, kapag ako hindi. Napaira pa siya ng mga mata. Bumaba siya ng kama at tangkang lalabas ng kwarto. Ngunit hinawakan ko ang braso niya. What's your problem, Ayesha? Humarap siya sa akin at tinabig ang kamay ko. Ikaw! Ikaw ang problema ko! Hindi ako nakapagsalita. Kung hindi lang nakiusap sa akin si Ma'am Sophia, hindi ako magpapakasal sa'yo. Ginagawa ko lahat para matupad kong pakiusap niya sa aking alagaan ka. Pero bakit ganun, Luis? Ang hirap-hirap! Ang hirap mong intindihin! Ang hirap mong alagaan! Ang hirap mong mahalin! Nagsimulang mamasa ang luha ng mga mata niya habang titig na titig sa akin. Ngayong ginagawa ko yung mga bagay na ginagawa mo, nagigalit ka? Bakit, Luis? Akala mo ba hanggang sa mga oras na to kasambahay mo pa rin ako? I'm your wife, for Pete's sake! Ngayon ko lang siya nakitang nagalit at tumaas ang boses ng ganito. Sanay akong napakahinin niya at maalalahanin. Pero ngayon, ibang-iba siya. So, everything that you've done for me are all because of my mom's request? Ano pa ba sa tingin mo? Hindi ako bayad sa pagpapakasal ko sa'yo. Baka yun ang akala mo. Kaya ganun mo na lang akong kontratuhin. Hindi, Luis. I married you because it's your mom's request. Malalim akong bumuntong hininga. Hindi ko alam kung bakit kailangan akong ipakasal ng mami ko na hindi ko gusto. Hindi mo deserve ang pagmamahal ng mami mo sa'yo, Luis. Imagine, bago siya mawala sa mundong to, gusto niyang magsettle ka na sa isang babaeng pinagbili na niyang alagaan ka't mahalin ka. Ginawa ko lahat, Luis, pero ang hirap. Ang hirap-hirap mong mahalin. Pinunasan niya mga luhang bumabasa sa magkabila niyang pisngi. Alam kong magagalit sa akin si Ma'am Sophia kapag sinabi ko sa iyong may taning na ang buhay niya at malapit na siyang mawala. What do you mean? Nauutal kong tanong. What do you mean bago siya mawala sa mundong to? Sinabi sa akin ni Ayesha ang lahat ng sinabi sa kanya ni Mommy at maging sa pagkakasakit niya. Dali-dali akong nagpunta sa bahay at doon ko lang nalaman na dinala si Mommy sa US para doon magpagamot. Sumunod ako sa kanya sa ibang bansa kasama si Ayesha. Nang makita ko si Mommy, ay pinanghinaan ako ng loob. She started to lose her hair because of the chemotherapy. Nagpa-second opinion siya sa magagaling na doktor dito. Nagdagal kami sa US ng higit 2 linggo pero kinakailangan na naming bumalik agad sa Pinas. Ayesha, tumawag ako sa kanya nang makarating kami sa bahay. Tumingin siya sa akin. Bakit? Lumapit ako sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Thank you. Wika ko. Thank you for staying with me sa kabila ng kasalbahihan ko sa'yo. Thank you, Ayesha. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ginawa mo para sa akin at para sa mami ko. I'm so thankful to have you in my life, Ayesha. Sinamahan niya ako sa US at hindi iniwan ang mag-isa sa lahat ng gagawin ko para kay mami. Lalong-lalo na sa pagbabantay habang nandun kami. Hindi ko alam kung bakit kailangan huli kong ma-realize kung gaano siya kabuting tao. Kung ano yung mga bagay na kaya niyang isakripisyo para sa akin sa kabila ng pambabaliwala ko sa kanya. Sorry for hurting your feelings. Hindi kita nakausap ng maayos noon at hindi ako nakahingi ng tawad sa'yo. Hindi siya nagsalita. Nanatili ko siyang yakap-yakap. I'm sorry. Hindi ko akalaing nasasaktan na kita sa ginagawa ko. I thought it's just okay pero hindi pala. I'm so selfish. Dinampian ko ng halikang kanyang noo. I'm so sorry, Ayesha. Let me make it up to you. Gusto kong bumawi sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa'yo. Sa dami ng hindi ko magandang nagawa sa'yo, hindi ko na alam kung paano babawi sa'yo. Bumitaw ako sa pagkakayakap sa kanya. Pinagmasdan ko siya at hinawakan ng mga pala niya. I'm sorry kung huli ko nang nakita ang halaga mo. Alam kong huli na rin ang paghingi ko ng tawad pero gusto kong bumawi sa'yo. Ipinagluto ko ng agahan si Ayesha at sinabayan ko siyang kumain.
Hindi siya umiimik kaya nagsalita na ako. Susunduin kita mamaya ah. Bakit hindi ka pumapasok sa opisina, Luis? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ko. I'm working on my own business. Hindi na ako pumapasok sa office. Huminto siya sa pagkain at tumingin sa akin. Anong klaseng business? Ngumiti ako. Pwede bang samahan mo ako ngayon? Saan naman? Mataray na tanong niya. Ipapakita ko sa iyo yung sinasabi kong business. Tumango na lamang siya at bumalik sa pagkain. Dali-dali akong bumaba ng sasakyan para pagbuksan si Ayesha ng pintuan. Bumaba siya at inikot ang paningin sa paligid ng resort kung saan ko siya dinala. Nasaan tayo? Sa resort na pagmamayari nating mag-asawa. Nagulat siya sa sinabi ko. Titig na titig siya sa akin. Iniabot ko sa kanyang daladala kong mga dokumento kanina pa. I own this resort at bilang asawa ko, pagmamayari mo na rin to, Ayesha. Matagal ko na itong pinapagawa at nung nakaraang buwan lang nagbukas, I promised myself na hindi ako aasa sa pera at negosyong meron ng pamilya ko. I decided to build my own business para sa amin ang magiging asawa ko. Hinawakan ko ang palad niya. Ngayong linggo lang, ipinalipat ko na sa pangalan mo ang buong resort. Nanlaki ang mga mata niya. Bakit mo naman ginawa yun? Dahil gusto ko. Hindi ko kailangan ng mga yan, Luis. Ibinalik niya sa akin ang mga dokumento. Hindi mo naman kailangan gawin yan para lang makabawi sa akin eh. No, Ayesha. It's not because bumabawi ako sa'yo. It's for our future. Matagal ko ng pinlano to para sa amin na magiging asawa ko. Ilang beses akong nabigo sa pag-ibig, kaya nawalan ako ng pag-asa. Pero dahil dumating ka, gusto kong tuparin ulit ang lahat. I want to reach my goal together with my wife. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa palad niya. Sorry dahil nadamay kayo ni Mommy sa pagkabigo ko sa pag-ibig. Sorry kung nasaktan ko siya ng paulit-ulit. Pero ngayong binuo mo na ako, gagawin kong lahat para sa bubuoy nating pamilya na magkasama. Naluha siya at mahigpit na yumakap sa akin. Ayesha's point of view. Masaya ako sa ginawa ni Luis para sa amin. Hindi ko akalaing sa kabila ng ganung pag-uugali niya ay may tama rin siyang gagawin. Totoo nga ang kasabihan na don't judge the book by its cover. Sa kabila ng tila walang direksyon niyang buhay, may bagay pa rin pala siyang magandang gagawin. Bakit hindi ka pa natutulog? Napabalikwas ako dahil sa biglang pagsasalita ni Luis mula sa likuran ko. Humarap ako sa kanya. Kanina pa ako dito sa terrace at nagpapahangin habang malalim ng gabi. Wala naman, bakit? Nauutal ko pang tugon. Umiling siya at lumapit sa akin. Hindi rin ako makatulog eh, iniisip kita. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Bakit? Ayesha, bakit sa sofa ka pa rin natutulog? Ayaw mo ba akong makatabi? Bumuntong hininga ako. Hindi naman sa ganun pero... Tayo lang ang mag-asawang hindi nagtatabi sa higaan. Hanggang kailan tayo magiging ganun, Ayesha? Hinawakan niya mga palad ko. We're married. Pero Luis, hindi tayo tulad ng mag-asawa na ikinasal dahil mahal natin ang isa't isa. Eh bakit hindi natin subukan, Ayesha? Bakit hindi natin subukang mag-work ng kasal natin? Alam kong nanatili ka lang sa tabi ko dahil sa pakiusap ni Mommy. Bigyan mo ako ng isang taon. Kung hindi mag-work, then I'll set you free, Ayesha. I will give you the annulment you deserve kung hindi magbabago ang pagtingin mo sa akin sa loob ng isang taon. Lumunok ako ng sariling laway at pinagmasdan siya. Seryoso siya sa sinasabi niya. Tumango ako. It's an agreement between us. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Pero simula na mag-usap kami ni Luis sa terrace, ay talagang sinuyo niya ako. Nakita ko ang isang Luis na hindi ko pa nakikita kahit na kailan. Ipinagluluto niya ako, hinahatid sundo sa trabaho, at nagsimula kami magtabi sa pagtulog. Nakayakap ako sa kanya habang pareho kaming nakahiga sa kama at yakap-yakap niya rin ako. Nagkukwento siya sa akin tungo sa nangyayari sa resort. Araw-araw niyang ikinukwento sa akin ang nangyayari sa kanya sa araw-araw. Masaya ang puso ko sa ginagawa niya. Ganitong mga bagay lang naman ang nakakapagpasaya sa akin. Hindi ko kailangan ng kahit na anong material na bagay o properties mula sa kanya. Luis? Thank you. Para saan?
tanong niya. Gusto ko lang pasalamatan ka. Hinigpitan ko ang pagkakayakap ko sa kanya. Hindi ko akala ay magbabago ka ng ganito. How I wish na hindi lang sa loob ng isang taon. Mahina siyang tumawa. Hindi ako mapapagod na suyuin ka. Mahal na kita, Ayesha. Kumabog ang dibdib ko sa sinabi niya. Nag-angat ako ng tingin at tumitig sa kanya. Sinubukan kong basahin ang mga mata niya at nakita ko kung gaano siya kasinsero. Hindi magandang gawing biro ang mga ganyang bagay, Luis. Nag-iwas ako ng tingin. Seryoso ako sa sinabi ko, Ayesha. Hinawakan niya ang baba ko at iniangat ang ulo. Yan ang isa sa napagtanto ko habang tumatagal ang pagsasama natin. You're the woman that I need. Ikaw ang babaeng hindi mahirap mahalin. Ngumiti siya at hinaplos ng marahan ng bisngi ko. Hindi ko napigilan ang mga luha ko. Luis! Totoo ko sa lahat ng sinabi ko sa iyo, Ayesha. And I'm willing to prove my love to you. Kahit ilang taon pa. Nagsumiksik ako sa dibdib niya pero inilayo niya ako. At kaagad na siniil ng halik ang mga labi ko. Marahan kong ipinikit ang mga mata ko. Ito ang unang beses na hinagkan niya ako. Tinanggap ko naman yun ng buong puso at tinugunan. Nalunod ako sa kanyang halik at hindi ko na malayang ibinigay ko na sa kanya ang pagkabirhen ko. Nang magising ako kinabukasan, ay tinanong kong sarili ko kung nagsisisi ba ako. Pero kahit nakapiranggot, ay hindi ako nakaramdam ng pagsisisi. Makalipas pa ang ilang buwan, pinagmamasdan kong ikalawang branch ng resort na ipinatayo namin ni Luis ang magkasama. Nag-resign na ako sa trabaho. 4 na buwan nang nakakaraan na tinulungan ko si Luis sa pagmamanage ng resorts at ilang business pa na itinayo namin. Thank you, hon. Inakbayan niya ako. If you doubt my wife beside me, hindi posibleng magkaroon kaagad ng ikalawang branch. Bulero, wika ko at siniko siya sa tagiliran. Humarap ako sa kanya at humalik sa labi niya. Hindi na ako nahihiyang halikan siya sa labi sa tuwing gusto ko at ganun din siya sa akin. I love you, wika ko. Maging ang pagsasabi ng mahal ko siya ay hindi ko na rin ikinahihiya. Kung anong nararamdaman ko ay malaya akong ipinararamdam sa kanya. I love you too, tugon niya at ninakawan ako ng halik. So it means a celebration, right? Tumango ako at ngumiti. Nagpunta kami sa isang mamahaling restaurant para i-celebrate ang success namin ng magkasama. I learned so much with him. Nakikita kong improvement ko sa mga bagay-bagay at dahil yun kay Luis. Nakikita ko rin naman ang pagbabago ng pakikitungo niya sa ibang taong mas mababa sa kanya. Hindi tulad noon na masyado siyang arugante. Nasa kasalukuyan kaming meeting nang tumawag si Daddy Philip sa akin. Lumabas ako para sagutin yon. Habang si Luis ay naiwan sa loob ng silid para i-discuss ang sales ngayong buwan na to. Dad, bakit po? Ayesha, ang Mami Sofia niyo. Bigla na lamang sumikip ang dibdib ko. Alam kong sa tinig pa lamang niya ay may mali nang nangyari kay Mami Sofia. Dad, ano pong nangyari? Bakit ho ganyan ang boses niyo? She passed away. Wala na siya, Ayesha. Iniwan na niya tayo nila Luis. Naninikip ang dibdib ko at nanlalambot ang mga tuhod ko. Napasandal ako sa pader at napaiyak. Pinatapos ko muna ang meeting bago ko sabihin kay Luis ang nangyari sa mami niya. Humagulgul siya ng iyak. Dinala sa Pilipinas ang malamig ng bangkay ni Mami Sofia at dito inilibing. Simula noon ay parabang may nagbago ulit kay Luis. Palagi siyang wala sa sarili. Madalas na umiinom. Ang pag-inom ng alak ang ginagawa niyang takbuhan para makalimutan ng sakit. Gaya ng palagi niyang ginagawa noon. Luis, tama na yan! Kinuha ko sa kamay niya ang bote ng alak na iniinom niya. Ayesha, no! Binawi niya yun sa akin. Ano bang ginagawa mo? Sa tingin mo ba mabubuhay ang mami mo kung magiinom ka ng madalas? Stop mentioning my mom! You're not helping, Ayesha. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Paano hindi, Luis? I was there. I experienced losing both of my parents. Maswerte ka pa nga dahil nandyan pang daddy mo. Ang mami mo lang ang... Wala kang alam. Philip is not my dad. He's my mom's second husband. Kaya nagalit ako kay mami at nagrebelde. My dad was dead and so was my mom.
Wala kang alam kaya hayaan mo akong gawin ang gusto ko. Nilaklak niya ang laman ng bote ng alak na hawak niya. Nagtangis ang bagang ko sa ginawa niya. Sinabi ng tama na eh. Sinubukan kong kunin sa kanya ulit ang hawak niya pero hindi siya pumayag. Nakipag-agawan siya sa akin hanggang sa maitulak niya ako ng malakas at napaupo ako sa sahig. Sa gulat ko ay hindi ako nakapag-react agad. Nanlamig ang buo kong katawan nang makita ko na lamang na umaapaw ang dugo mula sa ari ko hanggang sa pang-upo ko. Ayesha! Dali-daling lumapit sa akin si Luis at binuhat ako. Kaagad niya akong dinala sa ospital. Luis' point of view. Nawala ang tama ng alak sa akin nang makita ko si Ayesha na dinudugo. Matapos ko siyang maitulak ng malakas. Hindi ko yung sinasadya. It wasn't me. Napasabunot ako sa buhok habang naghihintay sa waiting area sa tapat ng emergency room. Sir, kayo po ba yung kasama ng pasyente na nakunan? Si Miss Ayesha? Tama po ba? Kumunot ang noo ko sa sinabi ng isang nurse na lumapit sa akin. Nakunan? My wife is pregnant? Naku, hindi niyo po ba alam? Wala na po si baby, sir. Bali, i-inform lang po namin kayo na kailangan natin siyang i-DNC. It's a procedure po to remove the tissue inside her uterus. Since nakunan po si mommy at sobra po ang pagdurugo. Dilation and curettage po. Mariin akong napapikit at naluha. Tumango ako sa sinabi nila. Sinagutan ko ang mga dapat kong sagutan sa binigay nilang papel. Mas lalo akong pinanghinaan. After my mom's death, here comes my child's death. Para akong mababaliw. I'm dying. Nang maayos ng lahat ay inilipat siya sa isang maayos na silid. Marahan kong binuksan ang pintuan pagkagaling ko sa labas at bumili ng pagkain. Iniwan ko siyang natutulog kanina at pagkabalik ko ngayon ay naabutan ko siyang umiiyak. Mami, huwag po kayong masyadong umiyak. Makakaapekto po yan sa sitwasyon nyo ngayon. Wika ng nurse na nag-aayos ng dextrose. Lumabas ang nurse at tuluyan akong pumasok sa loob. Naninikip ang dibdib ko habang papalapit ako sa kanya. Hon, huwag kang lalapit sa akin. Huwag. Sigaw niya habang umiiyak. Malalim akong bumuntong hininga at tuluyang naiyak. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Kahit alam ko man o hindi nabuntis ka, hindi ko sinasadyang maitulak ka, Ayesha. I'm so sorry. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Nagpupumiglas siya ng nagpupumiglas, pero hindi ko siya binibitawan. Pinagpapalo niya ako sa dibdib, habang humahagulgul siya ng iyak. Pinatay mo ang baby ko. Pinatay mo. Pinatay mo! I'm sorry. I'm so sorry. Patawarin mo ko. Doble ang sakit na nararamdaman ko ngayon sa nakikita kong reaksyon niya. Talagang pinanghihinaan ako. I can't see her crying. Kung gusto mo talaga akong saktan, nahayaan kita. Pero sa ngayon, kailangan mong magpalakas at bumawi. Please, stop crying, hon. I'm sorry. Hinagpitan ko ang pagkakayakap ko sa kanya. Patuloy siyang humahagulgul sa pag-iyak hanggang sa mapagod siya at makatulog. Basang-basa rin ang sarili kong mga luha magkabilang pisngi ko. Nangihina ako. Pero alam kong kailangan kong maging malakas para sa kanya. My wife needs me. She needs me. Parati siyang nakatulala at hinanghina hanggang sa makalabas kami ng ospital at maiuwi ko siya sa bahay. Ayesha, you need to eat. Wika ko habang nasa harap kami ng hapagkainan at siya itong hindi kumakain. Wala akong gana. Nag-irap siya ng mga mata. Malalim akong bumuntong hininga. Ayesha, I know you're mad at me. Pero hindi lang ikaw ang nawalan. Nawalan din ako, Ayesha. At masakit din yun para sa akin. Muli siyang naiyak. Kahit magalit ako sa'yo, wala namang mangyayari eh. Hindi na mabubuhay ang anak natin. Wala naman ako magagawa pero sa ngayon, please lang. Hayaan mo akong umiyak. Kasi ito lang ang alam kong way para ilabas ang bigat ng loob ko. Tumango ako at tumayo para yakapin siya. Makaraan lamang ilang linggo ay bumalik kami sa trabaho
at inabala ang sarili namin para makalimot at magsimula ng panibagong chapter sa buhay namin. Nagdesisyon kaming mas palaguin ang negosyo ng magkasama. Lumipas ang isang taon ay masasabi kong sulit ang lahat ng pagod naming mag-asawa. Lumago nang lumago ang negosyo namin. Hindi ito magiging posible kung wala ang mahal kong si Ayesha. Sa kabila ng marami naming gawain ay hindi ko kanalimutang bigyan kami ng pahinga. Inaya ko siyang magbakasyon sa isa sa mga luxury resorts sa Cebu. Naupo ako sa gawing likuran ni Ayesha habang nakaupo siya sa ibabaw ng sun lounger. Kinuha ko ang lotion at sinimulang pahiran ang likod niya. Ang ganda pala dito, no? Wika niya na masaya ang tinig. Mababait din yung mga staff nila. Pero medyo nakakaanong magstay dahil mahal. Tumawa ko. It's okay, hon. Hindi naman natin ito madalas ginagawa. Ngayon lang tayo nakapagbakasyon, ah. Kung sa bagay nga. Kinuha niya ang bag na nakapatong sa isang foldable table. Nakalimutan ko, may bibigay pala ako sa'yo. Humarap siya sa akin at iniabot sa akin ng isang pulang kahon at may silver na ribbon sa itaas. What's that? Pinunasan kong kamay kong may lotion at tinanggap yon. Happy birthday! Nakangiting wika niya. Gumuhit ang ngiti sa labi ko. You know my birthday? Tumango siya. Asawa kita. Normal lang na alam ko kung kailan ang birthday mo, diba? Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko. Kaya pumayag din ako magbakasyon tayo eh. Kahit na medyo nagdadalawang isip ako dahil may mga events tayong inaasikaso para sa teams at new projects. Sorry dahil sa tagal nating nagsasama. Ngayon lang natin na-celebrate ang birthday ng isa't isa. Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi ko. Bukod kay Mami Sofia, ikaw ang nasasandalan ko, minahal ko, at nakasama ko sa hirap at ginhawa. Mahal na mahal kita, Luis. Happy birthday! Hindi ko alam kung paano ko ilalabas ang sobrang kasiyahan na nararamdaman ko sa mga sinabi niya. How's the 1 year I ask you to give me? Hindi lang isang taon mong pinaramdam sa akin na deserving ka sa pagmamahal ko. Tugon niya na mas lalong nakapagpangiti sa akin. Binuksan ko ang regalong ibinigay niya. Puno yun ng mga shredded papers. At sa gitna ay isang pregnancy test. Mabilis akong tumingin sa kanya. What is this, hon? Nautal ko pang tanong sa kanya dahil napakabilis ng tibok ng puso ko at nakaramdam ako ng excitement. I'm 6 weeks pregnant, hon. Tugon niya habang nakangiti. Lumunok ako ng laway at hindi mapigilang maluha. Hindi ko napigilang maluha kahit na alam kong hindi dapat. I'm a man. Magiging mommy at daddy na tayo ulit. Mabilis ko siyang niyakap. Thank you, hon. Thank you so much. Thank you, Lord, for another blessing. Bumitaw ako sa pagkakayakap at tinitigan ko siya. Ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Niyakap niya ako pabalik. I'm so thankful to have Ayesha in my life. Nagsisisi ako dahil hindi ko kagad siya nabigyang halaga sa buhay ko. Ayesha's point of view. We enjoyed our first day in Cebu. Sobrang relaxing ng lugar at napakasarap magstay. Nagpaalam sa akin si Luis na may kukunin sa kwarto namin habang kumakain kami ng dessert sa lobby. Pumayag naman ako. Maya-maya ay tumawag siya at kaagad kong sinagot. Nasaan ka na? Ang tagal mo namang bumalik. Can you come here, hon? I think I broke my bone. Ha? Huh? Napatayo ako sa narinig kong sinabi niya. Sandali, hintayin mo ko. Akit na ako. Dali-dali akong tumakbo patungo sa kwarto namin para puntahan siya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Pero yung kaba ko, sobra-sobra. Kaagad kong binuksan ang pintuan. Luis, what happened? Natigilan ako nang makita ko ang nasa loob ng silid. Napakaraming mga lobong nasa paligid. Nagkalat na mga talulot ng bulaklak sa sahig. At si Luis ay nakaluhod sa sahig kaharap ko at may hawak na singsing. Will you marry me again, Ayesha? Nagawa niya akong paiyakin. Tumango ako. Tumayo siya at hinalikan ako sa labi. Saka mahigpit na niyakap. Nang magbitaw kami sa pagkakayakap, ay pinalo ko siya sa balikat. Ikaw talaga? Pinag-alala mo kaya ako? I'm sorry, hon. Gusto lang naman kitang sorpresahin. Bakit naman may pa-proposal ka pa dyan? Tanong ko. Dahil gusto kong pakasalan ka ulit sa harap ng Diyos at sa harap ng maraming tao.
Because that's the wedding you deserve. Hindi naging maayos ang unang kasal natin. Tayo-tayo lamang pamilya. Nagulat na lang iba na kasal na ako. Gusto kong ipakilala ka sa lahat at ipaalam sa kanila kung gaano kita kamahal, Ayesha. Isa pa, ayoko namang ipanganak mong baby natin na hindi tayo kinakasal ulit. Mas lalo akong naiyak sa labis na kasiyahan. Yumakap ako sa kanya at nagsumiksik sa dibdib niya. Ikaw talaga! Pag-uwi namin sa Maynila ay muli kaming naging abala sa trabaho at syempre sa pag-aasikaso sa nalalapit na kasal namin. Naging hands-on ako sa pag-aasikaso sa wedding namin at ganoon din si Luis. Magkasabay naming pinagdidesisyonan ng lahat. Sobra akong excited. Sa wakas ay naranasan ko ring maglakad sa gitna ng altar habang naghihintay sa akin ang aking gwapong groom. Hindi ko tuloy mapigilang maiyak. What a dream come true. Parang noon lang ay pinapangarap ko lang maranasan to at napapanood ko lang noon sa mga palabas. Pero ngayon, nararanasan ko na. Hindi man to nasaksihan ni Mami Sofia, pero alam kong mula sa itaas ay masayang masaya siya sa nangyayari sa amin ni Luis. Nagbungang ginawa niyang arranged marriage sa amin noon. Saksi ang lahat ng taong malalapit sa amin sa aming ikalawang kasal. Saksi rin ng Diyos kung gaano kami kasaya sa pinaka-espesyal na araw na ito. Lumabas kami ng simbahan ni Luis na magkahawak ang kamay. Sa wakas ay matatawag ko na rin ang sarili kong Mrs. Bonavites. Pagkatapos sa simbahan ay dumiretso kami sa venue kung saan gaganapin ang reception. Walang segundo na hindi naging masaya ang araw ko na ito. Hindi natapos ang biyayang natatanggap namin ni Luis at ibinabahagi ko sa iba ang success na natatamasa namin. Lumipas ang ilang buwan at tuluyan kong iniluwal sa mundong to ang anak naming si Astrid. She is the most precious gift we received. Nakita at nasaksihan ko kung paano maging ama si Luis anak naming babae. Huminto ako sa pagtatrabaho para maalagaan ng maayos ang anak namin. Siya naman itong maagang umuwi para makasama kami. Makalipas ang dalawang buwan, Daddy's home! Dali-daling tumakbo si Astrid mula sa silid namin patungo sa pintuan kung nasaan ang daddy niya. Sinundan ko naman siya kagad. Dada! Excited na sigaw niya at kaagad nagpabuhat kay Luis. How was my princess? Tanong ni Luis at hinarot ang prinsesa namin. Tumingin siya sa akin at malapad ng umiti. How about my queen? Kamusta ang reyna ko? Hinawakan niya ako sa bewang at magkasabay kaming naglakad papunta sa dining para kumain. Bago siya dumating, ay inihanda ako ng niluto ko para sa dinner naming pamilya. I'm good, hon. Maipapakita ako sa'yo. Bago ako umupo sa harap ng dining ay kinuha ko munang ipapakita ko sa kanya. Look, hon. Nanalo ako ng ticket for two papuntang Boracay. Nakangiting wika ako na ikinasurpresa ng mag-ama ko. Really, hon? Does it mean Astrid is going to the beach? Yay! Yay! Pumalakpak si Astrid dahil paboritong paborito niya ang paglalaro ng buhangin sa dalampasigan. We immediately claimed our prizes. Nagpunta kaming mag-anak sa Boracay. Naglatag ako ng sapin sa buhangin at naupo roon habang nasa ilalim ng lilim ng malaking payong. Pinagmasdan ko ang mag-ama ko na nasa malayo at nagbabasaan ng tubig sa dagat. Hindi ko mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan kung gaano kasaya ang mag-ama ko. I can't believe na ganito kasayang nabuo kong pamilya. Hindi man naging tama at perpekto nung una, pero higit pa sa kung anong mahihiling ko ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Nang mapagod silang dalawa, ay naupo sa tabi ko at kumain ng mga pagkaing dinala ko. Naupo sa tabi ko si Luis at hinalikan ako sa noo. I love you, hon. Hindi ako mapapagod na mahalin kayo ni Astrid araw-araw. At hindi ako mapapagod na iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Ngumiti ako at humalik sa labi niya. Wala na akong mahihiling pa. Wakas.